Hello, good morning sa mga nakakita ng post ko and sa mga nagtatanong about sa pinaayos kong ngipin kahapon, umabot siya ng 4,000 pesos. Dapat magiging 6,000 kasi meron akong ditong tatlong ngipin sa taas and isa sa baba na kailangan daw para siyang i-finishing or pinturahan. May konti na siyang butas or may dot na dark. Kailangan daw tapalan yon para hindi lumaki. So, 500 pesos each per ngipin. Parang discount na daw yun. Hindi daw dapat 500. Pero bigyan niya lang sa akin ng 500. So, dapat magiging 6,000 pesos yun. Kaya lang hapon na magkuklose na sila. So, ang ginawa sa ngipin ko, guys, di ba, kung followers ko talaga kayo, laging nababasag yung ngipin ko dito sa harap. Lagi siyang nagkakrak. Ito dito. Ayan. Kasi po, pasta yung dulo. Yung dulo nun. Dulo lang ha. Pero original lot ng ngipin ko niyan. May mga pasta lang. Sabi niya, dapat daw, una pa lang, hindi ako pinastahan. Dapat daw brace ang ginawa sa akin. Kasi nung tumubo yung ngipin ko, inborn talaga siya na hindi nagkadikit. Hindi nagdikit-dikit. Ito, pasta to siya kasi hindi siya nagdikit. Dapat daw talaga, una pa lang brace para hindi nasira. Pero yun nga, may mga dentista na. Pera-pera lang, wala silang pakialam sa anong. Basta hindi naman sila nag-suggest no, na ipa-brace. Siguro dahil mukha akong walang pera. So, hindi niya afford yung brace, sabi siguro niya. Pasta ka lang. So, yun yung sabi ni Doc. Ang ginawa niya dito, yan, lumiit yung ngipin ko pero hindi naman siya masyadong halata, no? Imbis na daw papapastahan ko siya ulit dahil I'm sure baka nasa 2 months lang magkakrak ulit siya kasi nga pinangkakagat ko. So ang ginawa, sabi ko sa kanya kung ayaw niyang pastahan ay bawasan niya na lang. Kaya binawasan. Ito, 1, 2, 3, 4. Yung apat na yun na nasa harap, binawasan niya yan para pumantay. Ito nga medyo hindi masyadong pantay. Ito ah. Ayan. Dapat nga hindi na niya pala ginalaw, no? Sayang yung 500. Wala man lang discount. So, ganun, parang kiniskisan lang. Kiniskisan lang yan, guys. Pero 500 bawat ngipin. Ito, 1, 2, 3, 4. So, 500 each, 2,000 pesos. Plus, nagpalinis ako. Ang minimum ng linis nila ay 1,000 pesos. Pero dahil nga, regular naman ako nagpapalinis. Tulad nito, parang 4 months ago lang yata to. Nung nag-post ako nito, na nagpapasta. Bago lang to, so syempre, nagpalinis na naman ako ulit. Kaya minimum lang. Sabi ni Doc, buti daw ma-conscious ako sa ngipin ko. Kasi malinis naman daw. Yun nga problema ko, puro pasta na yan. Sa taas lang naman, sa baba ay maayos siya na nga original yan. Diba? Ang ganda ng tubo sa baba, pero sa taas ay yun yung puro pasta. Tapos dito, dati na may pasta yan sa gitna. Kaso nga lang ay nag-crack siya dahil nga kumain ako nung karne, may buto. Yung ngipin ko, guys, sobrang lalim niya, diba? And ayan o, maliit nga lang siya eh. Kung akala ko to walang sira kasi pag tinitignan ko dito, eto siya, ay, diba wala naman siyang sira, maganda siya. So akala ko nag-crack lang siya dito. Kaso nung nilagyan ng salamin ni Doc, ayan, dito ko siya nakita kasi pag sinisilip ko. Nung pinakita sa akin ni Doc, bulok na yung ilalim niya. And nagngingilon na siya, umaaray na ako pagka tinutusok niya dito kasi nasa nerve na daw. Ayan o, diba mapagkunwari? Pati ngipin mapagkunwari. Kasi dito, pag sinilip ko nga, diba malinis? Oh, malinis siya o. Pero sa ilalim pala ay bulok. Yan. So 1,000 pesos yung bunot ni Doc. Diba ang lalim ng ngipin ko? Pinabunot ko na talaga siya kasi baka sumakit pa, ay Diyos ko, yun po yung pinag-ayaw ko talaga, yung sumakit yung ngipin ko. Manganak na lang po ako ulit, wag lang sumakit yung ngipin ko, ganun siya kasakit, guys. Ngipin ko, sabi na Doc, ganun naman daw talaga hindi magpapantay. So hinayaan ko na lang siya kasi baka ang mangyari mas lalong lumiit, pero mas gusto ko na siya at least wala na siyang pasta sa harapan. Hindi na ako mag-worry na baka mag-crack ulit siya. So, dapat noon ko pa ito ginawa eh. Naisip ko na kasi ito dati kasi, di ba yung ngipin natin pag normal, pag yung sa original, mahaba talaga dito sa harap, parang rabbit na style. Kaya mahaba yung ngipin ko na yan. Sabi ko nga doon sa dentist na yon ay, bawasan niya na lang para pumantay kasi nga nag-crack na yung dulo. Ayaw niya, gusto niya mag-pasta. Kaya,
ang dami ko nang gasto sa pasta kasi ilang beses na nag-crack yung ngipin ko sa harapan, ilang beses na din niya napalitan ng pasta. So yun, sabi ko nga kay Doc na kung pwede, kung ganun lang din naman, nasabi niya baka masira din kaagad. Kaya actually ako talaga nag-suggest no na ibawasan niya na lang. Ayun, liliit yung ngipin pero mas maganda nga siya, mas para sa akin mas maganda. Ayan. Kaya kayo mga kasari, ingatan nyo yung ngipin nyo kasi sobrang sakit kapag ka. Ayan. So kayo mga kasari, ingatan nyo yung ngipin nyo. Okay, gumaya sa akin na puro pasta na. At pag kasi may problema ngipin ko, gusto ko siya pa-check up ka agad kasi ayoko nga siyang sumakit. So meron naman dyan na mga mura, mag-ikot-ikot lang kayo kung namahalan kayo doon sa 1,000 pesos. Meron namang bunot na 200 lang, depende doon sa lugar ninyo. Baka sa center ay libre. So yun lang, share-share tayo ng mga ganap-ganap sa buhay. Kasi sa Sari-Sari Store, sa tagal kong nagbablog, parang feeling ko na share ko na lahat, halos lahat ng personal experience ko, yung mga tips. So, ipaubayan natin yan sa mga bagong Sari-Sari Store vlogger ngayon kasi ang dami ng mga store vlogger ngayon, hindi katulad before na kami-kami lang, konti lang namin. Lalo na ako, isa ako sa naunang Sari-Sari Store vlogger na nagbablog about sa tindahan. Ngayon, sobrang dami na. So, paubayan natin sa kanila yan. And thank you sa lahat ng mga nanonood pa din sa akin, sa mga luma, katulad kong luma, hanggang ngayon ay nandito pa. Thank you so much. Follow nyo ako sa FB page ko, Yvonne Bautista and Shop with Yvonne.